Paano ko ni-recover ang aking Facebook account na ayaw tanggapin ng aking password? Mali daw. Siguro, na-hack ang aking Facebook account at pinalitan ng hacker ang aking password. At ito pa, hindi na din active ang cellphone number ko at wala ding email address na nakalink dito. So, paano ko na-recover ito? Madali lang. Paano? Binuksan ko ang Facebook app. Dahil nga ayaw nang tanggapin ang aking password, pipindutin ko ang forgotten password. Ngayon, pinapakita niya dito yung mga account na dati nang nakalagin sa cellphone na ito. Pero wala dito yung account na kailangan kong i-recover. Kaya pipindutin ko ang I can't see my account. Ngayon, isa-search ko ang aking account. Since di ko nakabisado ang mobile number ko, isa-search ko na lang ang email or name ng aking Facebook account. So pipindutin ko ang search by email address instead. Tulad ng sabi ko kanina, walang email address na nakalink sa aking Facebook account. Kaya ang isa-search ko ay ang pangalan ng aking Facebook account. Then find account. Narito ang mga lumabas na account. At nandito ang account ko. Pipiliin ko ito. Dahil nga ayaw tanggapin ang aking password, pipindutin ko ang forgotten password. Ngayon, narito ang aking mobile number. Makikita natin yun dito. Yun nga lang ay hindi na ito active kaya hindi ko rin matatanggap ang code na ipapadala sa akin para ma-recover ang aking Facebook account. Kaya ang pipiliin ko ay ang no longer have access to this. Then start. Ngayon, nanghihingi si Facebook ng email address kung saan niya ipapadala ang code para ma-recover ang aking Facebook account. Kaya maglalagay tayo dito ng active email address. Take note, dapat ang email address na ilalagay dito ay active at hindi pa nakalink sa kahit anong Facebook account. Mas maganda, gumawa na lang ng bagong email account. So, ilalagay ko na dito ang aking active email address. Then, get code. Ayan, so pinadala na ng Facebook ang code sa email na nilagay ko. Ang gagawin ko ay bubuksan ko ang aking email at i-check kung natanggap ko na ang code. So, meron na ngang code na natanggap ang aking email at itatype ko na dito ang code. Then, confirm. Ngayon, meron akong dalawang pagpipilian dito para tuluyan ko ng ma-recover ang aking account. Una ay ang enter old password. Dito ay kailangan kong ma-type ng tama ang lumang password ko na ginamit sa aking Facebook account. Ang pangalawa naman ay mag-upload ako ng valid ID para ma-confirm ng Facebook ang aking identity. Since medyo naalala ko pa ang aking lumang password, pipiliin ko ang enter old password. Pero kung sakaling di nyo na talaga matandaan ang inyong lumang password, piliin nyo ang upload ID. Kailangan nyo lang mag-upload ng valid ID para ma-confirm ng Facebook ang inyong identity at tuluyan nyo nang mabuksan ang inyong Facebook account. So dahil medyo naalala ko pa nga ang aking lumang password, pipiliin ko ang enter old password. Ngayon, itatype ko na dito ang aking lumang password. Then, continue. Oops, ayaw tanggapin. Wait, baka mali ang na-type ko. Ulitin ko. Ayan, tama na ang old password na na-type ko. Ngayon, kailangan kong i-check ang aking email dahil pinadala doon ang final step para ma-reset ko ang aking password at tuluyan ko lang mabuksan ang aking Facebook account. Tara, i-check na natin ang aking email. At ito na nga. Ito na ang email ng Facebook para sa final step ng pag-recover ng aking Facebook account. Pipindutin ko ang reset password. Ngayon, kailangan ko nang mag-type ng bagong password. Then, reset. Ayan, na-reset na. Pindutin ang get started. Then, continue. Ngayon, sagutin ko lang ang mga tanong ng Facebook sa akin. Then skip ko lang ito. Then go to news feed. Ayan, na-recover ko ng aking Facebook. Nabuksan ko na ito. Ngayon, susubukan ko itong buksan sa aking cellphone gamit ang bagong password. Okay, so nabuksan ko rin ito. Successful kong na-recover ang aking Facebook account kahit na hindi na active ang aking mobile number at wala ding email na nakalink sa aking Facebook account. Ganun lang ang ginawa ko para mabuksan ang aking Facebook account na bigla na lang nag-close at hindi tinanggap ang aking password. Take note, na-recover ko ito nang walang kahirap-hirap dahil ginamit ko ang cellphone na kung saan dati nang nakalagin ang aking Facebook account.
Uulitin ko, gamit ang cellphone kung saan dati nang nakalagin ang aking Facebook account. So kung gagamit kayo ng ibang cellphone na hindi nyo pa nalagin yung inyong Facebook account dati, sa tingin ko mahirapan kayong ma-recover ang inyong account. Kung gusto nyong malaman ang iba pang paraan sa pag-recover ng Facebook account, ay panoorin nyo lang ang ibang video ko tungkol sa pag-recover ng Facebook account. O paano? Yun lang, hanggang sa muli. Kita-kits tayo sa susunod na video.